Luzon, Visayas at Mindanao. Dagdag singil ang bumulaga sa mga customer ng Meralco pagdating ng buwan ng Abril, 8 sentimo kada kilowatt hour. At pagdating po ng Mayo, hindi lang Meralco ang may taas singil, kundi pati na po ang Visayan Electric Company Oveco at Davao Light. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pagpasok ng Abril, ipapatupad ng Meralco ang 8 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kanilang mga customer. Bunsod anila ito ng tinatawag na feed-in tariff o yung halagang sinisingil ng mga renewable energy developers bilang insentibo sa pagsusupply ng mas malinis na kuryente. Tataas ito mula 4 na sentimo hanggang 12 centavos per kilowatt hour. Nangangahulugan na meron itong increase na 8 centavos per kilowatt hour. Kasama ito sa halaga na kinokolekta ng Transco para magamit nga nitong mga renewable energy developers sa iba't ibang mga proyekto nila. Sa Meralco customer na kumukonsumo ng 100 kilowatt hour kada buwan, 8 pesos kada buwan ang dagdag na bayarin. 16 pesos naman kung pumapalo sa 200 kilowatt hour kada buwan. At sa Mayo, may isa pang dagdag singil ang Meralco, pati na ang Visayan Electric Company Oveco at Davao Light. Pinayagan kasi ng Energy Regulatory Commission ang hiling ng PISAM na ma-recover ang Differential Ancillary Service Charge bilang kabayaran naman ito sa serbisyo ng National Power Corporation o NPC na hindi nasingil sa pagitan ng March 2008 hanggang October 2009. Binabayaran ng ancillary charges para matiyak ang maayos na pagdaloy ng supply ng kuryente sa transmisyon. Sa Luzon, kailangan mabayaran ng halagang 1.5 billion. 1.9 billion sa Visayas at 1.8 billion sa Mindanao. Katumbas ito ng dagdag singil na 6.5 centavos kada buwan na ipapasa sa customers. For Luzon, it will be around 6 months. Visayas and Mindanao, it will be around 36 months. You collect that until the absolute amount is completely recovered. Hindi pa masabi ng Meralco at ERC kung may dagdag singil din sa generation charge sa Abril kung kailan kadalasang tumataas ang konsumo sa kuryente dahil tag-init. There may be pressure for prices to go up in the spot market. Mm-hmm. Because of? Because of the increased demand and of course the supply constraint coming from the hydro plants. Kaya ngayon pa lang, sige na sa pagtitipid ang ilang negosyante at residente sa paggamit ng kuryente. Kung walang tao, nagpapatay po kami ng aircon. Ngayon kasi mainit, mahirap magtipid ngayon. Siyempre, lagi nakabukas ng electric fan, yung ref. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.